Tagalog Love Stories presents Nicole Sandali. Mabilis siyang lumingon sa taong tumawag sa pangalan niya. Napangiti siya noong makita ang gwapo niyang boss at sumabay ito sa paglalakad niya. Hindi siya magugulat kung sasamahan siya nitong mamiling ngayong araw dahil palagi naman ito yung ginagawa. Nagiging bagger niya ito palagi. Konti lang ang bibilihin ko ngayon, senyorito. Sabi niya noong magkapantay na sila sa paglalakad. Nagkibit-balikat ito. Kahit pa isang asin lang yan, sasamahan pa rin kita. San mo gustong kumain ngayon? Libre ko. Wala akong ginagawa, kaya gusto kong lumabas. Nag-iisip siya ng karinderiya na malayo para umayaw ito. Pumili siya ng pinakamalayo. Doon sa karinderiya sa palengke bagong bukas yun, huwag kang maarte. Kahit san pa yan, sasali ako. Putol nito sa kanya, kaya mabilis niyang tinikom ang bibig. Pagkatapos nilang mamili, dumiretso sila sa karinderiya. Maraming taong kumakain noong dumating sila. May ibang bumabati sa lalaki. Nahiya tuloy siya. Kilala talaga ang pamilya nila dito sa bayan ng Santo Domingo. Isa kasi sila sa pinakamayaman na tao sa bayan. Mas mayaman pa kay Mayor, pero wala sa pamilya nila ang may status sa politika. Karamihan ay business, doktor, o di kaya abogado. Nicole, kanina pa kita kinakausap. Nakabalik siya sa realidad noong marinig ang boses ng lalaki. Alanganin siyang umiti. Naku-order ka na ba? May iniisip lang ako kaya medyo lutang. Hindi pa. Wala akong alam sa mga luto nila. Ikaw na lang pumili para sa ating dalawa. Tumayo siya para bumili sa counter. Kasi nakalagay doon ang pagpipili ang pagkain. Yung dati ba ang gusto mo? Ikaw bahala. Tumango siya bago tuluyang umalis para umorder. Pinili niya ang pagkain na paborito nitong ulam at yung morcon tapos yung may sweet corn. Hindi niya nga lang alam kung anong tawag doon. Wala namang sinabi sa kanilang may history si senyorito nila ng allergy. Pagbalik niya, kumain silang dalawa. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik na sila sa hasyenda. Naghiwalay silang dalawa dahil may kailangan puntahan ng senyorito at siya naman kailangan niyang tumuloy sa trabaho. Noong pumasok si Gia sa kusina, agad siya nitong nilapitan. Hoy, kasama mo ba ulit si sir? Kaya wala siya dito kanina? Mababaliw na si madam sa paghahanap sa kanya. Kung alam mo lang at nakita mo lang. Napakunot ang noo niya. Bakit daw siya hinahanap? Hindi ko alam. Pero may bisita raw si sir sa office. At pinapasundo ni madam. Pero wala nga si senyorito. Baka girlfriend niya yun. Pero bakit ikaw yung kasama? Agad na naputol ang kanilang usapan noong humahangos na pumasok sa kusina ang isang kasambahay na kasama nila. Aba malay ko, bakit ko naman malalaman? Nagulantang sila noong pumasok ang isang kasambahay habang humahangos. Yung gamot daw ni sir, umaatake yung allergy niya. Grabe yung pangangati. Galit na si madam. Pero mas nagalit pa kay sir. Kung bakit daw ba kasi ito kumain ng bawal sa kanya? Natigilan siya. Naalala niya kung paano nito titigan ang pagkain na binili niya kanina. Akala niya ayaw nito. Pero posible kayang dahil may allergy ito? Pero matagal na siya rito at wala namang ganoon. Farah, si Nicole na lang maghatid ng gamot kay Sir. Total close naman sila. Aalagaan niya rin si Sir para magaan. Nabalik siya sa realidad noong marinig ang pangalan niya. Tinuro niya ang kanyang sarili para maniguradong siya nga. Sino pa bang? Hindi natuloy ni Manang ang sinasabi dahil sumabat naman si Farah. Ako na lang, Manang. Close rin naman kaming dalawa. Wala naman akong ibang ginagawa tulad ni Nicole. Saka mas mabilis akong gumalaw kesa sa kanya. Presenta nito habang nakangiti. Pinagtaasan siya ng kilay ni Gia. Sigurado ka ba? Hindi mo nakakausap si sir? Para mo nasabing close kayo. O baka sa isip mo na close kayo kasi may gusto ka sa kanya. Naku, Manang, huwag kayong papayag. Si Nicole kayang-kaya niya yan. Inis nitong sabi sa babae.
Kahit kailan talaga, ganito ang kaibigan niya. Hindi nakasagot si Farah, pero bakas sa mukha nito ang inis. Pinanlakihan niya ng mata ang kaibigan para sawayin ito. Ano ka ba? Mahina niyang bulong habang nagpipigil ng tawa. Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo kung gaano kami ka-close ni Sir? O gusto mo naman palagi kami magkasama sa harap mo? Hindi ko na kailangan patunayan yun sa iyo dahil kasambahay ka lang naman dito. Gusto niyang umirap dahil sa sinabi nito. Kasambahay lang nga kami, pero katulad mo. Bulong niya sa kanyang isipan. O siya, may tiwala ako sa iyo, Nicole. Alagaan mo si Sir Gavin. May inabot sa kanyang matanda. Gamot na nakalagay sa brown na bote. Gamot yan ni Sir sa allergy. Isang capsule, 2 times a day, umaga-gabi. Huwag mong makakalimutan dahil nahihirapan siya. Walang pag-aalinlangan siyang tumango. Tinanggap niya ang binigay nitong gamot bago nagdala ng tubig at iba pa niyang kailangan bago siya tumalikod. Nakita niya ang masamang tingin ni Farah. Mahina siyang natawa kasama si Gia dahil hindi ito nagtagumpay. Bukod kasi kay Manang, siya ang kasambahay na pinakamalapit sa senyorito. Alam niya ng lahat, kaya marami ang naiinis sa kanya. Pumanhik sa ikalawang palapag, humiwalay na rin sa kanya si Gia. Nasa ikalawang palapag at nandoon matatagpuan ang kwarto ng pamilya. At sa gitnang parte, ang kwarto ni Gavin. Ilang ulit siyang kumatok sa pinto, pero wala siyang natanggap na sagot. Huminga siya ng malalim. Noong pumasok siya, ay nakita niyang mahimbing itong natutulog sa kama. Kaya pala walang sumasagot dahil sobrang himbing na ng tulog nito. Nilapag niya ang dalas sa maliit na lamesa malapit sa kama. Hinayaan niya itong matulog. Naupo siya sa sofa. Hindi niya inaasahang nakatulog din siya. Noong magising siya, may naramdaman siya na brasong mahigpit na nakayakap sa kanya. Kumalabog ng mabilis ang puso niya. Kamay pa lang at sa pamilyar nitong amoy, alam niya na kung sino ito. Kahit naguguluhan kung bakit nasa tabi ito, pinigilan niya ang sarili. Ngunit kahit ganoon, gusto niya rin itong yakapin. Kaya lang, kailangan niyang pigilan ang sarili. Senyorito? Mahina niyang tawag sa pangalan nito para gisingin. Sinubukan niyang tanggalin ang braso nitong mahigpit na yakap siya, pero mas sumiksik ito sa kanya na parang bata. Noong mahagip niya ang dala niyang gamot, bawas na yon. Sinubukan niya ulit na kumawala, pero bigo siya. Senyorito, baka nag-aalala si Gia sa akin. Kailangan ko nang bumaba. Ilang beses niyang ginawa yon, bago siya nakawala sa mahigpit nitong yakap. Tulog pa ito noong paalis siya. Para siyang tinakasan ng sarili niyang dugo noong makita niya ang kaibigan na may hawak na walis. Nagulat din ito noong paglabas niya ng kwarto. Te, anong ginagawa mo dyan? Kahapon ka pa namin hinahanap pati nung kapatid mo. Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Huwag mo sabihing magkatabi kayo ni Sir na natulog. Pareho pa rin ang damit mo kahapon. Ano sa tingin mong ginagawa ko dito? Ala ka namang nagbato-batopi kami o tagu-taguan? Ano? Suggest ko yung kabayuhan na laruin niyo sa susunod. Hinampas niya ito at tiningnan ng masama. Magpapaliwanag ako. Pero tulungan mo ako makabalik sa quarters natin. Baka makita ko ni Manang. Yung mga tao dito siguradong naghihinala sila. Sisilip sana siya sa baba noong hawakan ng babae ang braso niya. Nagtataka siya nitong nilingon. Pero, totoo nga na sa kwarto ka ni Sir natulog? Ano ba talagang meron sa inyong dalawa? Hindi yan simpleng kaibigan lang ah. Baka kinakaibigan mo siya. Ngumiwi siya. Alam mo Gia, napakarami mong tanong. Maniniwala ako kung boyfriend mo siya. Kaso wala naman kayo. Doon, mas nasira ang itsura ng mukha niya. Ayos na sana ang sinabi nito, may karugtong pa. Tulungan mo na lang ako. Wala naman ngayon sila ma'am. Tulog rin si senyorito. Hindi na siya gaanong mainit. Siguradong mamaya o bukas magaling na siya. Ngumisi ang babae sa kanya. Ikaw ba naman na nag-alaga?
Sigurado mapapabilis talaga ang pagaling ni Sir. Hindi na ba siya mainit? Pinalamig mo na? Pang-aasar pa nito. Tumahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo kung ano-anong iniisip mo. Binigyan siya nito ng isang makahulugang tingin. Wala akong isip, te. Napailing siya. Kahit kailan talaga. Tinulungan siya ni Gia na makabalik sa baba nang hindi napapansin ng iba. Noong makapag-ayos siya, bumalik na ulit siya sa trabaho. Baka kasi mapagalitan siya ng mayordoma pero ayos lang. Noong sumapit ang hapon, hindi siya nagulat noong makita niya ang lalaking bumaba mula sa itaas. Nang magtama ang tingin nila, nakita niya itong ngumiti. Pero agad siyang tumalikod at nagkunwaring walang nakita. Mabuti naman, magaling ka na agad, Gavin. Kung minsan magkasakit ka, inaabot ng 2 linggo eh, bago ka gumaling. Humigpit ang hawak niya sa pitsel. Nagsasalin kasi siya ng juice sa baso. Kung bakit kasi kumain ka ng mais kahit bawal sa'yo, tigas talaga ng ulo mo. Tumawa ang lalaki. Magaling kasi ang nurse ko, kaya magaling agad ako. Nurse? Nagtatakang tanong ng mga nandoon. Pati siya ay nagtaka kung sinong nurse ang sinasabi nito. May nurse ka ba? Bakit hindi namin siya nakita? Dapat imbitahan mo siya dito para makapag-thank you man lang kami. No, mahihain kasi siya. Itatanong ko kung gusto niya. Sumulyap siya sa lalaki. Hindi niya inaasahang nakatingin din pala ito sa kanya. Kapag nagkasakit ako, siya ang kukunin kong nurse. Sabat ni Sir Gian. Mukha mo, umanap ka ng sarili mong nurse. Bumalik ka na lang sa Manila at doon ka maghanap ng nurse mo. Mas binilisan niya ang pagsalin ng juice para makalayo na siya sa hapag sa buong pamilya. Tumigil na nga kayo. Hindi lang nurse ang pinag-uusapan yung dalawa. Iba na yan. Sabat ni Sir Jeffrey. Pinsan ng senyorito. Right. Hinihintay ka na ron ni Adriana. Huwag mong paasahin sa wala, Gavin. Kung sino man yung nurse mo, gawin niya ang trabaho niya. Hindi ikaw yung tinatrabaho niya. Umalis na siya bago pa makarinig ng kung ano. Gumagana ang pagiging chismosa niya dahil sa mga naririnig niya. Kilala mo ba si Adriana? Pabulong niyang tanong kay Gia noong lapitan niya ito. Yung babaeng maputi pero masungit? Kilalang kilala ko yun. Hindi ko makakalimutan nung wala ka dito. Kaya di mo alam. Pinaluto niya kami ng maraming pagkain pagkatapos di rin naman pala siya kakain. Tapos nagpatimpla ng kape. Grabe te, sobrang attitude. Ang arte rin nun. Worst nightmare ko bilang isang kasambahay, yung pagsilbihan siya. Dahil malapit ko na siyang sampalin nun. Mas malala pa yung sa bunso nila, sir. Sino mas maganda sa aming dalawa? Kapag kuwan ay tanong niya. Kumurap ito, pero kinunutan niya ng kilay. Siyempre naman, ikaw ang mas maganda sa inyong dalawa, mahal na prinsesa. Sino mas mabait? Dagdag pa niyang tanong. Tinatanong pa ba yan? Siyempre ikaw. Mas mabait ka dun kahit maldita ka nasa lugar naman. Hindi ka din maarte kasi kasambahay ka lang. Mukha pa lang talaga nun, maiirita ka na dahil puno ng makeup. Mabait ka naman kapag tulog. Lamang na lamang pala ako. Eh bakit naman ako magsiselos? Tanong niya sa kanyang sarili. Kayong dalawa, ba't kayo nagkukwentuhan dyan? Agad silang naghiwalay noong tingnan sila ng masama ng mayordoma. Sorry, manang. Diyos ko, tigilan niyo akong dalawa. Dinadaan niyo ako sa lambing. Bumalik na kayo sa trabaho niyo bago pa kayo makita ni madam. Napalabi siya. Mabuti ka pa nga, manang, nilalambing. Ako nga, hindi. Noong sumapit ang hapon, siya ang naglinis mag-isa sa kusina dahil may pinagawa sa ibang katulong. Hindi niya inaasahan na pupunta ang lalaki. Panay ang sulyap na dito habang umiinom. Ilang ulit siyang bumuntong hininga dahil gusto niyang malaman kung sino ang nurse na sinasabi nito. Senyorito? Mahina niyang tawag para makuha ang atensyon nito. Humigpit ang hawak niya sa pamunas. Kanina yung sinabi mong nurse na tumulong sa'yo?
Eh, magkaibigan naman tayong dalawa. Baka gusto mong ikwento yung tungkol sa kanya. Hindi mo naman siguro siya tinatago, di ba? Hindi ko rin naman ipagkakalat kung gusto mo. Mahina itong tumawa dahil sa sinabi niya. Gumapang ang hiya sa puso niya dahil mukhang napaka-chismoso niyang pakinggan. Huwag na pala. Hindi mo ba naintindihan na sinabi ko kanina? Sino ba ang kasama ko buong gabi? Saglit siyang natigilan at napaisip. Ako. Tumango ito. Sino ang nagpumilit na kumain ako at uminom ng gamot para gumaling? Ako. Bigla siyang natigilan nang pumroseso sa utak niya ang sinabi nito. Ako ba yun? Pero hindi naman ako nurse. Namamalikmata ka lang siguro. Kaya nga. Bakit ko hahayaang hiramin ka nila Jeffrey at Gian kapag may sakit sila? Ako lang ang kaibigan mo dito. Huwag ka dun sa kanila dahil mga gago yun. Unti-unti siyang napangiti. Pinagdadamot mo ba ako, senyorito? Panunukso niya. Hindi. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Tapos linisin mo yung opisina ko. Pagbalik ko dapat malinis na yon. Baka bumisita ang mga business partners ko bukas. Samahan mo rin ako bumili ng gagamitin. Pagbalik ko. Saan kayo pupunta? Bakit sasama ka? Pwede naman, pero... Kung gusto nyo, madali lang naman linisin ang opisina mo dahil wala namang dumi doon. Para hindi na rin kayo bumalik kasi malayo pa itong hasyenda. Sa huli, pumayag itong sumama siya sa pupuntahan nito. Pagkatapos niyang linisin ang opisina ng lalaki at makapagpalit, umalis na sila. Akala niya babalik ito sa kumpanya. Ngunit, sa fruit farm sila, ni Kiefer pumunta. Aalis pala ako this week. May business meeting ako sa Makati. Tumingala siya para matingnan ang mukha nito. Bakit ka nagpapaalam sa akin? Pwede ka namang umalis kung kailan mo gusto. Bakit ka nagpapaalam sa akin? Nakita niyang nagkibit-balikat ito. Masama bang magpaalam sa kaibigan? Di ba magkaibigan naman tayong dalawa? Baka lang mamiss mo ko kaya nagpapaalam ako sa'yo. Mahina siyang natawa. Hala, senyorito? Hindi kita mamimiss, senyorito, kahit gaano ka pakatagal mawala. At hindi rin kita sasalubungin pagbalik mo dahil napakabuti kong kaibigan. Wow, na-appreciate ko ah. May pagkasarkastik kong sagot nito. You're welcome, senyorito. Nag-enjoy sila sa pagkuha ng libreng prutas. May mga dala pa siya sa pag-uwi. Pagkatapos nun, sabay silang pumunta sa palengke para bumili ng mga gagamitin sa pagluluto. Noong makabalik sila sa mansyon, agad siyang dumiretso sa maid quarters dahil pagod na talaga siya. Kinabukasan katulad ng inaasahan, dumating nga ang business partner ng lalaki. Busy silang mga katulong sa pag-aayos at paghahanda sa mga gagawin. Dalhin mo na tong juice sa kanila, Nicole. Utos sa kanya ng mayordoma na agad niya namang sinunod. Senyorito, ito na yung juice. Nilapag niya sa maliit na lamesa ang tinimpla niyang juice. Marami ang kaibigan ng lalaki. Mga nasa siyamang bisita nito. Lahat ng mga ito ay nakasuot ng simpleng damit pero bagay pa rin naman sa kanika nilang postura. Hey, anong pangalan mo, miss? Tanong sa kanya ng lalaking may blunt na buhok. Nicole. Maikling sagot niya. Ang ganda. Hindi nito natapos ang sasabihin noong biglang sumabat ang senyorito nila. Huwag mo siyang guluhin, Cole. Umuwi ka na lang. Ang damot nito ni Rodriguez, hindi ko naman iuuwi. Takot maagawan. Nagtawa na ng mga kasamahan nila. Nahiya tuloy siya, kaya mabilis siyang umalis. Hindi naman kasi siya sanay sa mga lalaki. Hanggang sa sumapit ang gabi at hindi pa rin umaalis sa mga ito. Dahil pagkatapos ng oras ng meeting, naginuman sila. Dahil tapos na ang trabaho niya, tumambay siya sa likod ng bahay para magpalipas ng oras. Dahil hindi rin naman siya makatulog. Nagulat siya noong may umupo sa tabi niya. Senyorito, anong ginagawa mo dito? Ang ingay sa loob, bakit andito ka? Nagulat siya noong sumandal ito sa balikat niya.
Amoy na amoy niya ang alak mula sa hininga nito. Mukhang naparami na ang inom ng senyorito niya. Nagpapahangin lang. Papasok rin ako sa loob mamaya. Mamaya na. Malambing nitong sabi. Nilingon niya ito ng konti. Matulog ka na, senyorito. Lasing ka na. Nagulat siya noong bigla itong umayos ng upo. Nanlaki ang mga mata niya at hindi siya nakagalaw sa kanyang pwesto noong bigla nitong ilapit ang mukha sa kanya. At nang maglapat ang labi nilang dalawa. Senyorito? Sabi niya noong maghiwalay ang labi nila. Natulala na lamang siya noong bigla itong bumagsak payakap sa kanya. Kinabukasan, pagising niya, hindi niya ito mahagilap. Para siyang mababaliw dahil sa nangyari kagabi. Pagkatapos siyang halikan ng lalaki, nakatulog ito. Nicole, pinapatawag ka ni Senyorita, bilisan mo. Mataray na imporma ni Farah sa kanya at nahakunot ang noo na binalingan siya. Bakit daw? Inis siya nitong tiningnan. Itanong mo sa kanya, dun ka naman magaling, ang sumipsip. Nagkatinginan silang dalawa ni Gia. Hindi niya alam kung bakit siya pinapatawag ng ginang. Napakasungit pa naman ito, pero wala siyang ginawang masama para matakot. Minsan na nga lang ito umuwi, mukhang may kasalanan pa siya. Ipinatawag niyo raw po ako, senyorita? Magalang niyang tanong sa ginang noong makapasok siya sa loob ng opisina nito. Kumusta? Maayos naman, ma'am. Hindi kita gusto para sa anak ko, ah. Umawang ang bibig niya sa gulat. Pinanatili niya ang ngiting nakapaskil sa labi niya. Wala bang intro, madam? Alam kong may namamagitan sa inyong dalawa ni Gavin. Hindi ko akalain na ngayon magdadalawang isip na siyang umalis dahil sa'yo. Huwag mong kalimutan ang pwesto mo sa bahay na to. Kung ipagpapatuloy mo, ang ginagawa niyo, pwede ka nang umalis habang maaga pa. Madam, hindi ko alam ang sinasabi niyo, ah. Magkaibigan lang kaming dalawa at wala rin ako alam na hindi siya umalis. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam kong palagi kayo magkasamang dalawa, kaya itigil mo na kung ano man ang nararamdaman mo. Napahawak siya ng mahigpit sa pinto paglabas niya. Napangiti siya ng mapait. Sariwang-sariwa sa kanya ang masasakit na sinabi ng ginang. Dapat itigil niya na raw ang kahibangan niya. Kahit dala niya ang bigat ng dibdib, bumalik siya sa trabaho dahil sayang naman ang araw. Mabuti na lang wala ngayon dito si Gavin. Dahil baka imbes iwasan niya ito, ay yakapin pa niya. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Gavin habang nasa business trip. Hindi niya alam kung bakit, ngunit lumulutang ang isip niya. Gusto niyang bumalik sa Santo Domingo, pero kailangan niyang tapusin ang mga trabaho niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Kagabi, alam mo bang si Miss Ganda yung naghatid sa'yo? Agad siyang napalingon sa kaibigan. Kasalukuyan silang nagpapahinga sa isang private room. Si Nicole lang naghatid sa akin? Gulat niyang tanong. Akala ko kayo. Anong oras ba kayo umalis? Hindi ko matandaan ang nangyari kagabi. Ngumisi si Manuel. Ayan ang epekto ng sobrang alak. Itanong mo kay Miss Ganda kung anong ginawa mo. Paano kung may ginawa akong masama? Medyo kinakabahan niyang sabi. Tumawa ang lahat. Si Rodriguez, takot gumawa ng kasalanan. Babalik ka na ba? Itanong mo na kay Miss Ganda. Baka hindi ka pa makatulog mamaya. Huminga siya ng malalim. Hindi ako pwedeng bumalik para yun lang. Baka mamaya magtaka pa yun kung bakit. Yun ang tanong ko sa kanya. Magmumukha akong baliw. E baliw ka naman talaga noon. Bakit hindi mo pa matanggap? Asik ni Gian. Gusto mo uminom pa tayo? May dala akong mga alak. Malakas ang tama noon. Galing pa sa ibang bansa. Ayoko na. Hindi tuloy siya makafocus sa ginagawa dahil sa nalaman. Bakit pa kasi sinabi ng kaibigan niya si Nicole ang naghatid sa kanya? Pinoproblema tuloy niya kung naging pasaway ba siya kagabi. Ilang araw niyang binabad ang sarili sa trabaho. Madalas siya kung mag-overtime
para makabalik agad sa hasyenda. Totoo nga ang sinabi ng kaibigan niyang baliw siya. At mas lalo pa yata siyang mababaliw kapag tumagal. Ilang araw nang tahimik si Nicole simula nung kausapin siya ni Mrs. Rodriguez. Ayaw niyang sabihin ang pinag-usapan nila sa ibang tao bukod kay Gia. Ayaw niyang malaman pa ng iba. Nanlaki ang mga mata niya noong hilahin siya ni Gia patungo sa puno. Nagtatanong sana siya kung bakit. Pero hinawakan nito ang mukha niya paharap sa gate. Ngayong nandito na ulit si Sir Gavin, anong gagawin mo? Tandaan mo yung sinabi ni Senorita sa'yo. Ayaw ka niya para kay Sir. Kung ano mang... Hinampas niya ang babae bago pa man ito matuloy ang sinasabi niya. Para mo naman ako sinampal ng katotohanan. Alam ko naman yun. Pinapaalala ko lang para hindi mo makalimutan. Aalis na ako. Ikaw nang bahala dito. Ipagdasal mo ko ah. Sabihin mo, absent ako ngayon o day off. Tumakbo siya sa likod bahay dahil may daan din doon paalis ng mansyon. Pagdating na pagdating ni Gavin, si Nicole agad ang hinanap niya. Ngunit kahit nalibot niya ang buong bahay, hindi niya ito mahagilap. Good morning, Sir Gavin. Hindi niya pinansin ang mga kasambahay na bumabati sa kanya dahil naiinis siya. Hindi siya sinalubong ng babae at iyon ang nagpadagdag sa frustration na nararamdaman niya. Nasaan si Nicole? Siyang sinabihan ko magdala ng pagkain dahil may kailangan kami pag-usapan. Day off ngayon ni Nicole, kaya wala siya dito. May kailangan ka ba? Pwede mo sabihin sa akin na lang. Parehas naman kami ni Nicole, sir. Mas lalong uminit ang ulo niya dahil sa narinig. Wala itong karapatan na ikumpara ang sarili niya kay Nicole dahil malayo ang agwat nila sa isa't isa. I want Nicole. Kapag dumating siya, sabihin mo puntahan ako sa kwarto ko o sa office ko dito sa bahay. Kung wala siya, huwag na kayo magdala ng pagkain dito dahil kaya kong bumaba. Pero sir, bukas pa siya babalik. Kumain na kayo ngayong araw. Pagbalik ni Nicole, sasabihin ko na lang sa kanya. Hindi niyo naman siya kailangang hintayin. Bakit? Siguro dahil gusto mo si Nicole. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Sino nagsabi sa'yo niyan? Kailangan ko pa ba yung ipaliwanag sa'yo? Sa ating dalawa, ako ang boss dito. Kalaunan ay napayuko ito dahil sa pagkapahiya. Umalis ka na. Naiintindihan mo ba ako? Yes, sir. Pasensya na po. Napalunok ito bago takot na umalis. Napabuntong hininga siya noong maiwan siya ulit mag-isa sa kwarto. Gusto niyang makita ang babae pero wala ito. Ginawa niya ang lahat para makabalik agad. Pero tinutuon nito ang sinabi. Hindi siya nito sinalubong sa pagbalik. Sumunod na araw, nagtaka siya noong hindi pumasok ang babae. Wala pa rin siyang nakikita ni anino nito. Pagbaba niya, dumiretso siya sa kusina. Nagbabaka sakali na makikita niya ito. Ngunit isang babae rin na pamilyar sa kanya ang naroon. Ang kaibigan ni Nicole. Nakita mo ba si Nicole? Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Ayos lang ba siya? Pumunta lang siya ng ibang lugar. Bigla itong nagbago. Inaasahan pa man din niyang ito ang una niyang makikita at ito ang unang magiging masaya pag uwi niya. Pasensya na sir, biglang umalis si Nicole. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Nagmamadali siya kaya hindi ko na itanong. May kailangan ba kayo sa kanya para masabi ko pagkabalik niya? May nangyari ba nung wala ako? Hindi niya mapigil lang magtanong dahil batid niyang may rason kung bakit naging mailap ito sa kanya. Hindi ko po alam yung buong detalye, pero napagalitan kasi siya ni Senorita noong isang araw. Sa opisina sila nag-usap kaya hindi namin alam kung ano na pag-usapan nila. Hindi rin nagsasalita si Nicole kapag tinatanong ko. Natigilan siya dahil sa narinig. Bakit nagalit si Mama? Eh, hindi ko rin po alam. Umuwi na lang siya saglit. Hindi ko rin po alam. Umuwi na lang siyang galit. Hinahanap niya si Nicole. Nag-aalala nga ako sa kanya. Don't get me wrong, sir. Huwag mo naman sanang pahirapan ang kaibigan ko.
Kung gusto mo siya, ipakita mo. At higit sa lahat, sabihin mo sa kanya. Huminga ito ng malalim. Siyempre, kasambahay lang kami dito. Ayaw din naman nila sa amin. Kaya kung may nararamdaman ka sa kanya, huwag mong pigilan yan, sir. Kasi hindi yan mali. Kakausapin ko si Mama. Tumango siya noong wala na siyang ibang itatanong bago umalis sa kusina. Sigurado siyang konektado ang pag-iwas nito sa nangyari. Kinuha niya ang kanyang jacket bago lumabas ng bahay. Nagulat siya noong makita itong may kaagawan na lalaki. Sa pag-aakalang magnanakaw yun, mabilis siyang tumakbo palapit sa dalawa. Agad niyang sinuntok ang lalaki. Napasigaw naman dahil sa ginawa niya si Nicole. Senyorito, ba't po siya sinuntok? Bakit po ba kayo nandito sa labas? Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito noong tulungan nito ang lalaking sinuntok niya para tumayo. Nakaramdam siya ng matinding selos. Nicole, oras ng trabaho, bakit ka nandito sa labas? Bumaling siya dito. Kumalabog ng mabilis ang puso niya noong magtama ang tingin nila ng babae. Senyorito, day off ko ngayon. Wala akong trabaho. Hindi ko alam kung anong problema niyo. Makakalimutin ka na rin ba? Ako yung dapat na tinulungan mo. Ilang araw ka ng day off, hindi pwede yun. Pagmamaktol niya. Ikaw ba yung nasaktan? Sinuntok mo nga siya eh. Kahit boss kita, hindi mo dapat ginawa yun. Inis nitong sabi. Nagtagis ang bagang niya. Akala ko magnanakaw siya. Tinulungan na nga kita. Ngayon alam niyo na pong hindi. Pinsan ko siya galing Maynila. Ngayon kung wala kayong importanteng sasabihin, aalis na kami. Gagamutin ko pa ang sugat niya. Naiwan siya sa kawalan noong naglakad palayo ang dalawa. Tumawa siya sa gitna ng daan na parang baliw. Sa kabilang banda, hindi mapigilang ilang beses na hampasin ni Nicole ang kanyang pinsan. Tama na Nicole! Ang lakas talaga ng tama niyong dalawa. Bagay nga kayo. Bigla ba naman ako sa pake ng boss mo? Tapos ikaw pa ito nang hahampas. Pero salamat sa pagtatanggol sa akin, pinsan. Tumahimik ka na lang. Baka tanggalin ako nun sa trabaho dahil sa ginawa ko. Kailangan ko na sigurong mag-apply sa ibang bahay. Bumusangot siya habang naglalakad. Sumama ka na lang kasi sa akin sa Maynila. Maraming trabaho ron para sa'yo. Nag-aral ka naman. Plus may experience. Eh di maganda. For sure maraming mag-aagawan sa'yo. Che, baka pasayawin mo lang ako sa bar ha. Manahimik ka na lang. Asik niya. Sa tingin mo naman, ganong trabaho ang ire-recommend ko? Baka hindi na ako ulit makabalik dito sa atin dahil mapapatay ako ni Uncle Roddy. Saka seryoso ka ba talaga? Grabe na ang kabaliwan mo. Ayoko rin naman nun. Ang daldal mo talaga. Tumahimik ka na. Maiba tayo. Mas masakit nung sinabi ng boss mo na akala yung magnanakaw ako ah. Nainsulto ako sa sinabi niya. Dapat pala pumorma ako. Sabi kasi, bukid lang sa inyo. Totoo naman pala. Huwag mo nang isipin yon kasi totoo naman. Biro niya. Napasinghap ito. Grabe kang magsalita. Pasalamat ka. Nandito ako sa bayan mo. Kung nasa Maynila ka, ililigaw kita ron. Tapos kapag umiyak ka na, saka mo ako makikita. Baliw ka talaga, kaya ka nasasapak eh. Ano akala mo sa akin? Bata? At saka, marunong naman ako sa pasikot-sikot sa Maynila. Baka ikaw ang maligaw, huwag mo kong hamunin. Pinapanganak ka pa lang, nalibot ko na yan. Natatawang sambit niya. Bumalik ka na kasi. Ang hirap naman dito sa probinsya. Mas maganda ron, mas madali ang buhay mo. Pagpipilit nito. Tiningnan niya ito ng masama. Kahit pumunta ka pa rito para sa akin, hinding-hindi ako babalik sa Maynila. Gusto mo lang ako palaging nakikita kaya gusto mo akong bumalik. Ikaw ang mag-adjust, hindi ako. Pinagtaasan siya nito ng kilay. Ang kapal naman ng mukha mo, pinsan. Akala mo ba hindi ko alam na close kayo ng senyorito mo? Kapag nahulog ka sa kanya at umuwi ka sa Manila na nagluluksa, ako ang unang tatawa sa'yo. Darating nga ba talaga siya sa puntong mamahalin niya ito na sobra?
kasi parang nagiging totoo na ang nararamdaman niya at hindi na ito normal na paghanga. Kinabukasan, pagbalik niya sa asyenda, nagulat siya noong bumungad sa kanyang senyorito noong pumasok siya sa kusina. Napatalon siya at napahawak sa kanyang dibdib. "Senyorito?" Sabi niya sa gulat na boses. Binaba nito ang hawak niyang baso at tumingin sa kanya. "Kanina pa kita hinihintay. Late ka ng ilang minuto, Nicole." Napalunok siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. "Po, maaga pa po." "Ako ang boss, kaya ako magsasabi. Late ka." "Kanina pa po ako nandito, senyorito. May kailangan po ba kayo?" "Tumingin ka nga sa akin." Demand nito para mas lalo siyang mag-iwas ng tingin. "Bakit, senyorito? Kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo na. May kailangan pa kasi akong tapusin. Maraming trabaho ngayong araw. Hindi ako pwedeng makapagkwentuhan sa'yo." Sagot niya habang nasa sahigang tingin. Kumunot ang noon nito. "Walang masyadong trabaho ngayon sa bahay." "Yun naman talagang totoo. Kung di ka naniniwala, pwede mo itanong kay Manang. Aalis na ako." Akmang aalis nga siya, ngunit pinigilan siya nito. "Anong pinag-usapan niyo ni Mama? May sinabi ba siyang masakit sa'yo? Kaya ba ako iniiwasan mo ngayon? Sabihin mo sa'kin." Sandali siyang nagulat dahil alam nito ang tungkol doon. Huminga siya ng malalim. "Wala siyang sinabi. Para sa amin lang pinag-usapan namin. Kung gusto mong malaman, bakit di mo siya tanungin? Bakit nga ba kailangan mo pang malaman kung anong sinabi niya? Eh, hindi naman yun importante." "Kung hindi yun importante sa'yo, pwes sa akin oo." Puno ng pinalidad nitong sabi. "Kayo naman palagi ang gusto niyong tama. Ano pang sense kung may ikipagtalo ako sa inyo?" Kapag kuwan ay bumusangot ito. Masama niya itong tiningnan noong paglaruan ito ang pisngi niya. Bakit nga ba hindi siya mapapaisip na may gusto ito sa kanya kung ganito siya nito ituring? Mabuti na lang nakataka siya. Pagkatapos niyang magdilig ng halaman, sunod niyang ginawa ay naghugas ng pinggan sa kusina hanggang sa matapos ng buong araw at walang pahingang trabaho. Mabuti na lang wala ang buong pamilyang Rodriguez. Wala ang senyorito na manggugulo sa araw niya. Ngunit nagkamali siya. Balak niya sanang magpahangin ngunit hindi niya inaasahan na mahikita niya roon ang lalaki. Akmang tataka siya, ngunit nagulat siya nang bigla siya nitong buhati na parang bagong kasal. Ilang ulit niyang hinampas ang braso nito para ibaba siya. "Senyorito, ibaba niyo po ako. Pag may nakakita sa atin, mapapagalitan na naman ako ng senyorita." "Hindi siya magagalit sa'yo. Tatanggalin ko kung sino man ang pag-uusapan tayong dalawa. Mag-usap tayo. Ayokong iniiwasan mo ko. Gusto kong magkaintindihan tayo." "E natural kahit na sino makakita sa atin pag-uusapan nila tayong dalawa. Dahil sa ginagawa nyo. Ibaba nyo na ako dahil may kailangan pa akong gawin. At wala akong dapat linawin sa'yo." Ilang ulit niyang hinampas ang balikat nito. "Senyorito, ibaba mo na ako." Malumanay niyang pakiusap. "Hindi kita ibababa hanggat hindi mo sinasabi kung bakit mo ako iniiwasan. Ilang araw mo nang ginagawa yon. Alam mo bang ikaw lang inaasahan kong sasalubong sa akin pagbalik ko? Pero imbis salubungin mo ako, kabaliktaran nun ang ginawa mo. Nagtatampo ba kayo dahil dun?" "Hindi ako nagtatampo. Dahil alam ko mas gwapo ako sa lalaking kasama mo nung isang araw." "Ewan ko sa'yo. Pinsan ko nga siya. Ibaba mo na ako. Hindi na kita iiwasan. Babalik na ako sa loob." Laking pasasalamat niya noong ibinaba siya nito. Ngunit hinawakan nito ang balikat niya para magkaharap sila. "Ako ang boss mo, kaya dapat sumunod ka sa akin." Sabi nito nang may bahid na pagka-territorial na parang mawawala siya kapag hindi niya ito sinunod. Hindi nito alam na gusto niyang ito na lang. Pero kailangan din dahil may magulang ito
at yun ang pinaka-boss niya. Yun ang nagpapasweldo sa kanya. Pero hindi ito kasama sa trabaho ko. Sorry, hindi ko na kayo iwasan. Huwag niyo na ulit gagawin ang ginawa niyo. Baka pag may nakakita pa, kung ano-ano pang isipin nila, at baka magalit din si ma'am. Ayaw ko mawalan ng trabaho dahil nag-aaral pa ang kapatid ko. Scholar namin siya. Huminga siya ng malalim. Hindi lahat nabibigyan ng scholarship. May pangangailangan din siyang hindi sagot ng scholarship na binigay niyo. At isa pa, ang trabaho ay trabaho. Bakit? Gusto mo ba maging full scholar ang kapatid mo? Ba't kapag sinabi ko ba, gagawin mo? Tatawagan ko ang sekretary ko para dun. Bakit mo siya tatawagan? Kasi nga, gusto mong gawing full scholar ang kapatid mo para wala ka ng gaanong gastusin. Napatanga siya at pinakatitigan niya ang mukha nito. Pero walang bakas na nagbibiro doon. Kinabukasan, akala niya tahimik na ang buhay niya. Napatalon siya noong makita niya ito sa harap ng pinto ng bahay nila. May kailangan ka ba? Hindi nawala ang ngiti nito. Tapos na ang oras ng trabaho mo. Kaya bilang mabait at hands-on na boss, ihahatid na kita sa bahay namin. Baka kung anong mangyari sa iyo sa labas, may mga nagiinuman dyan sa kanto. Baka mapagtripan ka. Baka magandahan sa'yo. Tinaasan niya ito ng kilay at pinakatitigan. Sus, bulero, wala ka bang ibang gagawin? Kanina, stress na stress kang umuwi. May kinuha lang naman ako rito sa bahay. Pabalik na rin ako. Kung ayaw mo bumalik, pwede bang dito muna ako sa inyo? Wala pa akong lakas na bumalik sa bahay. Dapat umuwi ka na sa inyo. Mas hindi ka makakapagpahinga kung nandito ka sa amin. Ang ingay pa rito. Mas lalong sasakit ang ulo mo. At sana pinagpabukas mo na lang ang pagiging hands-on mo na boss. Babalik ka na sa mansyon. Sabay tayong dalawa. Hindi na siya umangal. Sumabay siya sa lalaki sa paglalakad. Minsan talaga, hindi ito sigurado sa buhay niya. Lumipas ang ilang linggo at maayos na sila. Hindi niya talaga masunod ang gusto ni Senyorita na layuan ang anak nito. Dahil habang tumatagal, mas mahirap para sa kanya. Ano bang meron sa inyo ni Senyorito? Lagot ka kapag nalaman ni Madam na may relasyon kayong dalawa. Alam mo naman na maid lang tayo dito. Sabi sa kanya ni Gia. Alam ko naman yun. Wala namang namamagitan sa amin. Siguro kaibigan ko lang siya. Close kami. Hindi ko rin siya boyfriend. May masama ba talaga dun? Walang masama. Pero alam mo naman na binabantayan ka lang ni Farah. Pag nalaman niya na palagi na naman kayo magkasama, magsusumbong yun kay Madam. Huminga ito ng malalim. Alam kong siya yung nagsusumbong. Siya din yung nagsumbong nung isa. Kung gusto mo ang trabaho na to, umayos ka. Umirap siya sa hangin. Palibhasa chismosa. Ikagaganda niya ba yung pagiging chismosa niya? Kahit hindi naman totoo ang balita? Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Kinurot nito ang balikat niya. Huwag ka lang talaga lalapit sa akin kapag pinaiyak ka niya dahil kukutusan pa kita. Kilala mo si Senyorito o kahit ang pamilya niya. Nagtatrabaho tayo para sa kanila. Hindi sila yung trabaho natin. Apakasungit nga ni Senyorito Gavin. Kuhang-kuha niya talaga yung inis ko. Baka ikaw ang may gusto sa mga Rodriguez. Pang-aakusan niya sa kaibigan dahil alam niyang may something din. Isang mataray na irap ang natanggap niya mula sa babae. Sa sungit ni Sir Gavin, kung may kayang tapatan ang pagiging masungit niya, himala. May magkakagusto sa kanya, yung dalawa niyang kapatid. Walang pakialam sa mga tao. Isama mo yung pinsan niya. Diyos ko, sakit sa ulo ang dala sa akin ng mga Rodriguez. Sinundot niya ang balikat nito nang may halong pang-aasar. Baka naman ikaw talaga yun. Huwag kang mahihiyang magkwento. Makwento-kwento kita dyan, Nicole. Magtrabaho kayong dalawa. Hindi kayo binabayaran dito para magchismisan kay bata-bata nyo pa. Mas malala pa kayo sa pagiging chismosa. Nagkanya-kanya silang iwas ni Gia
nang lumapit sa kanila ang mayordoma. Mamaya na lang. Pahabol pa ni Gia, kaya nung makita yun ni Manang, agad siyang sinermonan. Mabilis siyang tumakbo palayo. Noong bumaling ang tingin ng babae sa kanya, mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Pagkatapos ng trabaho niya, nagpasya siyang bumalik sa bahay nila. Hindi niya inaasahan na susundan siya doon ni Gavin. Bumalik ka na sa bahay niyo. Tulak niya sa lalaki paalis. Sabihin mo sa akin kapag sinaktan ka nila ulit, wala kang ginagawang masama. Wala ka rin ginawang mali para gawin nila yun sa'yo. Ano bang sinabi mo? Huminga ito ng malalim at hinawakan ang kamay niya. Nagulat siya noong iniangat nito ang jacket, kaya nakita ang kalmot nila. Wala lang yan. Bakit kasi nag-away at talagang nagkalmutan pa kayo? Akala ko ikaw lang tigre dito. Imbis na matuwa siya, napabusangot siya sabay hampas sa kamay nito. Binawi niya ang kanyang kamay sa pagkakahawak nito. Hindi ako tigre. Malakas itong tumawa pagkatapos ginulo ang buhok niya. O nagagalit ka agad? Sa mga sumunod na araw, madalas siya nitong bigyan ng bulaklak at regalo. Minsan nga nagtataka siya kung bakit. Pinapabigay ng maliligaw mo. Nakangiting sabi ni Gia. Ha? Ano ka ba? Alam kong nililigawan ka ni Senyorito. Huwag kang mag-alala dahil support ako sa inyo. Basta huwag ka lang yung sasaktan. Saka, malaki na rin ang pinagbago niya. Hindi na rin siya sobrang sungit. Iba talaga ang nagagawa ng love sa isang taong nagmamahal. Hindi naman niya ako nililigawan. Wala nga siyang sinabi. Nasaan pala siya? Anong wala siyang sinabi sa'yo? Bakit ba binibigyan ng lalaki ang isang babae ng bulaklak? Sumandal ito sa counter. Napaisip siya dahil nga madalas itong ginagawa ni Gavin. Pagkabigay sa akin, umalis na dahil may meeting daw siya. Hi, ang hirap pakisabay ng single. Nasaan kaya ang para sa akin? Gia. Pareho silang napalingon nung makita si Sir Gian sa likod nila. Para rin tuloy nakakita ng sariling multo si Gia. Good morning, sir. Bati niya. Pinandilatan siya ng mata ng kaibigan, pero hindi niya alam ang gustong sabihin nito. Kanina pa kita hinahanap. Hindi ba sinabi sa'yo ni Manang na sasamahan mo ko dun sa farm nila Kiefer? Aalis na tayo. Agad-agad, sir? Hindi ko nga alam na may plano pala tayong dalawa. Bakit di mo sinabi sa akin agad? Hindi kita nakita, kaya hindi ko nasabi sa'yo. Bilisan mo na, hihintayin kita sa sasakyan. Bilisan mo, dahil iiwan kita kapag sobrang tagal mo. Tumalikod na ito. Kinurot niya ang balikat ng kaibigan dahil deserve niya ang paliwanag nito. Walang namamagitan sa aming dalawa ni Sir Gian, ha? Alam mo namang hater ako ng mga Rodriguez. Buti nga, bumait ako dun sa manliligaw mo. Sige, ikaw na yan, kaya maniniwala ako sa'yo. Pero hindi pa rin ako makakalimot. Baka isang araw, isa na sa kanilang iniiyakan mo. Hinampas nito ang balikat niya. Ang kulit mo, bahala ka. Nung sumapit ang hapon, patapos na siyang magtrabaho noong dumating si Gavin. Nagtago siya pero agad naman siya nitong nahanap. Uuwi ka ba ngayon? Bukas pa. Nakakapagod kasi, magpapahinga na lang ako kesa umuwi sa bahay. Malayo pa yung lalakarin ko. Bumusangot siya. Gusto niya ang trabahong ito pero madalas talaga siyang reklamador. Hinawakan ito ang pisngi niya. Gusto mo bang kumain sa labas? Ayaw kong tumanggi, pero pagod na talaga ako. Okay, may susunod pa naman. Malumanay nitong sagot. Pagpasok niya sa loob ng quarters nila, nagulat siya ng may malakas na sampal na sumalubong sa kanya. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw dahil sa gulat. Ano pong problema mo, Farah? Para yan kay madam. Para magising ka sa katotohanan. Tandaan mo ang posisyon mo dito sa bahay na to. Simula nang dumating ka dito, wala ka nang ginawang tama. Hindi ikaw ang kailangan magdesisyon para sa buhay namin.
Tandaan mo rin ang posisyon mo dito. Dahil katulong ka lang rin tulad ko. Kung makaasta ka para kang boss, huwag kang insecure sa akin. Dahil wala naman akong pakialam sa'yo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Akmang sasampalin siya nito, ngunit inunahan niya ang babae. Malakas niyang pinatama ang kanyang palad sa pisngi nito. Mas malakas sa sampal nito sa kanya. Hindi ako papayag na apihin mo. Tinulak niya ito pagkatapos umalis sa quarters. Paglabas niya ng bahay, nakasalubong niya si Gia at si Sir Gian. Nicole! Hindi niya pinansin ang kaibigan. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Nicole, sandali, sasama ako sa iyo. Sa huli, magkasama silang umuwi ni Gia. Nagulat silang dalawa, pagbalik kinabukasan, noong nagkakagulo na sa mansyon. Lahat ng mga kasambahay ay nakayuko. Napalunok siya noong nakitang kumpleto ang mga lalaking Rodriguez. Si Senyorito, Sir Gian, si Sir Frank, at si Sir Jeffrey. Hindi sila ni Gia nakaalis sa pwesto nila. Hindi ba sinabi ko sa inyo na respetuhin niyo ang isa't isa? Ikaw, Farah. Nakita niyang mas napayuko si Farah dahil sa galit na boses ni Gavin. Ilang ulit ka na nagsimula ng gulo dito. Lahat na lang gusto mong kalaban. Kahit si Mama pa ang kumuha sa'yo, makibagay ka. Wala namang ginagawa sa'yo pero sinasamaan mo na ugali. Pasensya na, senyorito. Huwag mo akong tawaging senyorito. Inis na sagot ng lalaki. Nagkatinginan silang dalawa ni Gia. Palagi niya itong tinatawag niya senyorito pero hindi naman ito nagagalit. Noong isang araw din, pumasok ka sa kwarto ko kahit di ko sinabi. Kaya ko namang linisin ang kwarto ko. Kaya ko rin bumaba kung gusto kong kumain. Napasinghap si Gia noong marinig ang sinabi ni Sir Gian. Pinakaayaw ko sa lahat ang pumapasok sa kwarto ko nang walang pahintulot. Dagdag pa nito. Sorry po, Sir Gian. Hingi nito ng paumanhin. Pasensya na mga sir, ako nang bahala sa kanya. Sabad ng mayordoma. Umalis na muna siya ng ilang linggo. Bumalik na lang siya kapag naayos yun ang ugali niya. Agad na tumango ang mayordoma. Hindi siya nakaimik noong tumalikod ang lalaki. Saktong nagtama ang paningin nilang dalawa. Nakakaloko ang mga Rodriguez. Bulong ni Gia. Noong mawala sa paningin nila ang tatlong lalaki, saka lang sila nagpasyang bumalik na sa trabaho. Naging matiwasay ang buhay nila dahil wala na si Farah. Pero naguguluhan siya kung paano yun nalaman ng lalaking Rodriguez. "San tayo pupunta, sir?" tanong niya. Inaya kasi siya nitong samahan siya sa pupuntahan nito. Nagsuot pa siya ng pinakamaganda niyang dress para magbukhang presentable. "Hindi ba sinabi ko sa iyong senyorito ang itawag mo sa akin?" Nakakunot ang noong sabi nito. "Okay, senyorito. San ba kasi tayo pupunta? May tiwala ka ba sa akin?" "Oo naman, syempre. Hindi ako sasama sa iyo kung wala. Dahil baka kung saan mo pa ako dalhin, no? Mukha ba akong kidnapper?" "Hindi ako nagpapabulag sa itsura. Kahit sino pang mukhang anghel yan, pwede yung maging masamang tao." Matunog itong natawa. "Tama ka. Pero wala kang dapat ipag-alala. Dahil wala naman akong gagawin na masama sa'yo." Akala niya, sa isang simpleng restaurant lang sila pupunta para kumain. Pero hindi niya inaasahan, para pala yun talaga sa kanya. Sa gitna ng kanilang pagsasayaw, bigla itong lumuhod at nag-abot sa kanya ng bulaklak. Lumitaw ang mga letrang hindi niya inaasahan sa likod nito na nakapormang, "Will you be my girlfriend?" "Nicole, alam kong napakatorpe ko. Kasi hindi ko alam kung anong nararamdaman mo. Pero mas nakakatakot yung mawala ka sa akin na hindi ko nasasabi yung totoong nararamdaman ko. Alam ko ang gulo ko. Pero isa lang ang sigurado ako ngayon. Alam kong hindi magbabago yung laman ng puso ko. Ikaw lang yun. Will you be my girlfriend?" "Agad-agad? Hindi mo pa nga ako nililigawan."
Akala ko alam mo. Hindi niya ito hinayaang matapos sa sinasabi nito. Mabilis siyang tumango. Yes, senyorito. Noong yakapin siya nito, pareho silang natawa. Hindi pa ako tapos, senyorito. Bumitaw ito sa kanya. Gusto niyang humalakhak noong makita ang kaba sa mukha nito. Nagbibiro lang ako. Pahabol niya at kinurot ang pisngi nito. Sorry, Nicole, kung nagmamadali ako. Pero huwag kang mag-alala, liligawan pa rin kita. Thank you for giving me a chance. Papatunayan kong hindi joke lang ang lahat ng ito. At seryoso ako pagdating sa'yo. Lalo na sa pagkakataong ito. Lumipas ang 3 buwan, ganoon pa rin silang dalawa ni Gavin. Ang bilis ng panahon. Kahit may ginagawa silang dalawa, nililigawan pa rin siya nito. Wala ito ngayon dahil nasa opisina nito para magtrabaho. Sa tingin niya, bukas pa ito babalik dahil nasa Maynila. Akala niya ayos na ang lahat, pero hindi niya inaasahan ang bisitang darating ngayong araw kasama ng ina nito. Nicole, dalhan mo nga kami ng kape. Hindi niyo dapat pinaghihintay ng matagal ang girlfriend ni Gavin. Baka'y magalit siya sa inyo. Lalo ka na. Baka magalit siya sa'yo. Utos ng senyorita. Humigpit ang hawak niya sa kanyang damit. Huminga siya ng malalim bago kinuhang inuutos nito. Kahit pa naiinis, kailangan niya itong sundin. Pagkatapos niya ibigay ang kape sa 2 babae, hindi niya inaasahan nang itapon nito sa kanya ang kaping tinimpla niya. Napaatras siya dahil doon. Gumapang ang init ng kape sa kanyang dibdib. Iha, ba't mo ginawa yun? Nabitawan ko kasi. Inosenteng sagot nito. Tumingin ito sa kanya. Natapon na. Gawan mo na lang ako ulit. Kinagat niya ang pang-ibabang labi bago tumalikod para umalis. Iba na ang pinagdala niya ng kape. Habang nagdidilig siya, hindi niya inaasahan na lalapitan ulit siya nito. Hindi ko alam na mababa na pala ang class ngayon ni Gavin. Ano ba nakita niya sa'yo? Ang taas din naman ang ambisyon mo para gustuhin siyang maging boyfriend. Ayoko ng gulo. Nagulat siya noong hawakan nito ang kamay niya. Napasigaw ito noong mabasa siya ng tubig. How dare you? Basang-basa na ang damit ko. Alam mo ba kung magkano to? Kahit maghapon ka pa magtrabaho, hindi mo to mababayaran. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nabasa. Galit siya nitong nilapitan. Pinigil niya lang matawa noong una dahil napaupo ito ng madulas. Mas lalo itong nagalit sa kanya. Tumayo ang babae at sinabunutan siya. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay nito, pero mas humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Nasa ganoon silang posisyon nang maabutan sila ni Mrs. Rodriguez. Anong kaguluhan to? Matalimang tingin na ginawad niya sa babae. Wala akong kasalanan, ma'am. Siyang biglang pumunta dito para magsimula ng gulo. Pagtatanggol niya sa sarili. Ikaw naman talagang palaging nagsisimula ng gulo dito eh. Akala mo hindi ko alam na nilalandi mo ang anak ko? Magkano ba ang kailangan mo para layuan mo siya? Napaawang ang bibig niya dahil sa sinabi ng matandang ginang. Malamig niyang tinitigan ito. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Nakita niya sa gilid ng mata niya ang isang katulong na may dalang maleta. Puno iyon ang mga gamit niya. Ma'am, totoo ang sinasabi ni Miss Nicole. Si Miss Adriana talagang nauna. Bida-bida naman kasi yan eh. Hindi mo lang alam. Tumayo sa harap niya si Gia para manindigan. Isa ka pa. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Mula ngayon maghanap na kayo ng bagong trabaho. Halos lumipad sa hangin ang lahat ng gamit niya. Lumayas na kayo. Kumayo mang kamao niya noong tumalikod na ang lahat. Hinawakan ni Gia ang braso niya. Sa tingin mo naman may pakialam kami sa kanya?
Mas mayaman pa nga ako sa kanya. Humarap ito sa kanya. Ayos ka lang. Mas mabuti nga umalis na tayo dito. Mayaman naman tayo, Nicole. Kaya natin silang higitan. Bakit hahayaan mo na gawin nila to? Hinding-hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila. Umalis silang dalawa ni Gia sa mansyon. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ang kotse yung ginamit nila para makauwi sa Maynila. Hanggang sa makarating siya sa bahay niya. Senyorita, bakit bigla-bigla kayong umuwi? Sana inagpahanda kami pagdating mo. Tarantang sabi ng kanyang mga kasambahay kasama ang mayordoma. Ayos lang. Tipid niyang sagot. Pero senyorita, mukhang kayo ang hindi maayos. Ano nangyari sa kamay niyo? Sira-sira din ang damit mo. Sinong gumawa nito? Gusto mo ba tawagan ko si Apollo para ipakulong sila? Suhestyon ni Manang. Tumigil siya sa paglalakad at napatigil din ito. Well, I'm fine. Sanay na ako sa ganito. Hindi na rin sa akin bago to. Diyos ko, pinapahirapan niyo ang sarili niyo kahit buhay prinsesa naman kayo dito. May maganda kayong bahay, may magandang gamit, may pera. Bakit pa kasi ginusto niyo pang maging kasambahay? Kundi pa sa akin sinasabi ni Gia kung anong ginagawa sa iyo ng pamilyang yun. Sinabi sa inyo ni Gia? Umiling ito kapag Juan ay tumango. Tinanong ko sa kanya kaya sinabi niya sa akin. Huwag sana kayong magalit sa kanya. Nag-aalala talaga kami ni Apollo sa iyo. Alam mo naman kapag may problema ka, si Gia ang tinatanong namin. Huminga siya ng malalim. Hindi na ako babalik dun. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya nang marinig niya ang tanong ng matanda. Paano ang nobyo mo? Hinarap niya ito. Wala akong boyfriend, Manang. Bago ako umalis, tapos na kung anong meron kami. Tinapos ko na kung anong dapat tapusin. Aniya, kahit ang totoo, ay hindi niya talaga sinabi kay Gavin yon. Sa kabilang banda, masayang umuwi si Gavin galing sa Maynila para bisitahin ang kanyang nobya. Bumili pa siya ng bulaklak para ibigay dito. Kumunot ang noon niya nung makita ang kalat mula sa labas. Pagpasok niya sa loob ng bahay, naabutan niyang galit na galit ang kanyang kapatid. Nasa harap nito ang kanyang inang galit din na muka. Katabi, si Adriana. Ano nangyari dito? Itanong mo kay mama kung anong ginawa niya. At dyan sa babae na yan kung bakit siya nandito sa bahay natin. Hindi to welcome, Gavin. Puro gulo ang dala niyan dito. Inis na sabi ni Gian. Nilibot niya ang paningin para hanapin si Nicole. Pero hindi niya ito mahagilap. Nasaan si Nicole? Pinalayas nila tita. Sagot ni Jeffrey. Bumakas ang gulat sa mukha niya. Nabitawan niya rin ang bulaklak na dala niya. Hinarap niya ang kanyang ina pero wala itong maisagot. Ma, nasaan si Nicole? Kasalanan niya naman talaga lahat. Desisyon niyang umalis kaya wala akong magagawa ron. Wala siyang respeto kay Adriana. Kung si Adriana, mas maniniwala kong inosente si Nicole. Dahil napaka-spoiled brat na ugali niya, bakit pa ba yung dinadala dito? Hindi kita pinipilit na magustuhan si Nicole dahil katulong lang siya. Pero sana konting respeto naman. Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa babaeng yun. Tumayo ito at umalis. Masama niyang tiningnan si Adriana. Umalis ka na sa bahay ko. Kapag may nangyaring masama kay Nicole, hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. Naiwan lahat ni Nicole ang gamit niya, pati si Gia. Hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. Dahil sa nangyari, hindi na alam ni Nicole kung anong gagawin niya. Noong bisitahin siya ng kanyang pinsan, dumating ito na may dalang maraming beer habang nakangisi sa kanya. Naging totoo nga ang sinabi nito. Sinasabi ko naman kasi sa'yo, manahimik ka, hindi ka nakakatulong. Alam mo, Kaz, ganun talaga pag nagmamahal ka.
Hindi mo sigurado kung hanggang saan ka magiging masaya. Masyado ko kasing sinisisi ang sarili ko. Kung bakit mas pinili ko ang pagmamahal na yon. Eh, mahal mo siya eh. At totoo yung nararamdaman mo. Pero ang tanong, totoo ba yung nararamdaman niya para sa'yo? Natahimik siya. Hindi siya nakasagot sa tanong nito. Hindi siya sigurado kahit nararamdaman niya yon sa tuwing kasama niya si Gavin. I'm sorry, late ako. Pareho silang napalingon sa babaeng bagong dating. Maliit siyang napangiti kay Gia. Ang hirap takasan ng bodyguard ko, kaya ngayon lang ako nakarating. Sakto lang ang dating mo, nagsisimula pa lang si Nicole. Ngumiti siya ng maliit. Kailangan niyang ilabas ang lahat ng nararamdaman niya. Kailangan niyang magsimula ulit nang wala si Gavin. Pinababalik na rin siya ng kanyang ama sa kumpanya. Sino nga ulit ang may-ari nito? Tanong niya sa kanyang secretary. Si Mr. Gavin Rodriguez, ma'am. Akala ko nabasa niyo na ang profile niyang binigay ko sa'yo. Hindi niya natuloy ang kanyang hakbang noong marinig ang sagot nito. Gulat niya itong nilingon. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ma'am, sinabi ko po sa inyo. Hindi ko alam na hindi niyo pala narinig na maayos. Umalis na tayo. Bago pa man nila magawang humakbang paalis, may narinig si Nicole na tumawag sa kanya. Nicole, sandali. Narinig niya ang pamilyar na boses na lalaking ayaw niyang makita. At alam niyang huli na para takasan niya ito. Humakbang ang paan niya para umalis. Pero hinawakan ito ang braso niya at pinaharap siya. Wait, Nicole, mag-usap tayo. Mariin itong sabi na puno ng determinasyon. Wala tayong dapat pag-usapan. Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo ng mama mo kung ano nangyari? O baka naman, nandito ka para sisihin ako sa nangyari sa girlfriend mo? Inis niyang sabi. Ikaw yung girlfriend ko, Nicole. Tapos na kung anong meron tayo nung umalis ako sa bahay niyo. Wala nang tayo. Hindi naman talaga tayo pwede. Hindi niya natuloy ang kanyang sinasabi dahil pinutol siya nito. Hindi nila pwedeng sabihin kung pwede tayo para sa isa't isa o hindi. Dahil wala silang karapatan. Wala silang karapatan para sa akin kung ano man desisyon na gusto kong gawin. O kung sino ang dapat kong magustuhan. Tumigil ka na. You're making a scene here. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Hindi ka ba nahihiya para sa sarili mo? Bakit ako mahihiya? Ilang araw ko itang hinanap. At ngayon nandito ka. Sa tingin mo papayag akong umalis ka lang basta-basta at hindi tayo nagkakaayos? Wala tayong dapat ayusin. Nicole, ayaw ko ng ganito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naramdaman niyang niyakap din siya nito ng pabalik. Sorry. Hindi mo deserve yung narinig mo mula sa kanila. Kaya ko naman. Ayos naman ako ngayon. Pero deserve ko ng explanation. Humiwalay siya sa lalaki. Para saan naman? Paano ka naging anak ni Mr. Sheridan? Ma'am, siguro ayos na kayong dalawa na lang mag-usap privately? Pinagtitinginan na po kasi tayo ng mga tao dito. Nagkatinginan silang dalawa ni Gavin. Nilibot niya ang paningin sa paligid at totoo nga ang sinabi ng kanyang sekretarya. Marami silang pinag-usapan ni Gavin. Siguro nga, kailangan na nilang pag-usapan ng tungkol sa kanila. Napatunayan niyang hindi malulutas ang problema kung palagi niya itong tatakasan. Inayos niya ang kanyang damit at relo. Balak niyang bisitahin ngayon na lalaki sa kumpanya nito. Magpapaalam siya sa pag-alis niya. Miss Nicole! Nakangiting bati ng kanyang sekretarya. Ngumiti siya at bumaba ang tingin sa tray na hawak nito. Para kay Gavin ba yan? Yes po, ma'am. Pinapadala niya sa akin. Ako na ang magdadala. Bumalik ka na sa trabaho mo. Kinuha niya ang hawak nitong tray. Bago siya pumasok sa loob, kumatok siya ng ilang beses.
Ilagay mo na lang dyan yung kape pagkatapos umalis ka na. Mas napangiti siya noong marinig ang boses nito. Are you sure? Ilalagay ko lang to dito tas aalis na ako? Medyo malungkot niyang sabi. Agad itong napatingin sa kanya at bumakas ang gulat sa mukha nito. Love, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo sinabing pupunta ka? Akmang tatayo ito para lapitan siya, ngunit sinenya sa niya itong bumalik. Kahit naguguluhan, sumunod ito sa kanya. Next time ko nalang sasabihin, aalis na ako. No, come here. Akala ko si Greg, kaya sinabi kong umalis pagkatapos. Ilang araw kitang hindi nakita, tas aalis ka kaagad? Hindi mo man lang balalambingin ang boyfriend mo? Tumawa siya. Tinahak niya ang pagitan nilang dalawa. Nagulat siya noong nasa tapat siya ng lalaki dahil hinila siya nito, kaya napaupo siya sa kandungan nito. At saka siya niyakap. You're being cute. Aalis din talaga ako dahil may business trip akong pupuntahan. Nandito ako para magpaalam sa'yo. You're so heartless. Hindi kaya, nagpaalam nga ako sa'yo dahil baka mabaliw ka kapag hindi mo ako nakita. Isang linggo lang naman yun. Isang linggo? Hindi mo ba alam na busy ako at maraming kailangan gawin? Paano kita susundan dun? Okay, 2 araw lang ako dun. Pagbalik ko, gusto mo bang pumunta sa bahay? Of course. Yung isang bahay namin. Gusto ka makilala nila mommy at daddy. Para raw, madali ka nilang mahanap kapag sinaktan mo ko. Humigpit lalo ang pagkakahawak nito sa kanya at naramdaman niya pa ang paisa-isa nitong halik sa likuran niya. Nasa ganoon silang posisyon nang makarinig sila ng isang mahinang pagtikim. Napatayo siya sa gulat noong makita kung sino ang babaeng nasa harap niya ngayon. Ang ina ng lalaking mahal niya. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay nitong nakahawak sa bewang niya. Ngunit mas humigpit ang kapit ng binata. Anong ginagawa mo dito, Mama? Bakit? Hindi ka ba masayang makita ako, Gavin? Sa babaeng yan, dapat ko itanong kung bakit nandito siya at kung bakit nilalandi ka pa rin niya. Bakit? Dahil mayaman ang anak ko? Pumikit siya para pigilan ang sarili niya. Mas sinubukan niyang tanggalin ang kamay ni Gavin na nakahawak sa kanya. Nung mabitawan siya nito, humakbang siya palapit sa ginang. Huwag mo ako lapitan. Masarap ang buhay mo dahil sa yaman ng anak ko? Pinalayas na kita sa bahay. Pero hanggang dito sa Maynila, hindi ka pa rin tumitigil? Mawalang galang na. Pero kaya ko mabuhay kahit wala ang anak niyo. Bakit ang babanting niyo sa amin? Pera lang naman lamang niyo sa tao eh. Pero pare-pareho lang tayo. Kahit kailan, hindi ko intensyon na kunin kahit di katiting na pera ni Gavin. Dahil meron ako nun. Kaya kong bilhin kahit anong gusto ko. Nang hindi niya ako binibigyan ng pera. Ang kapal din talaga ng mukha mo. Kung manipis ang mukha ko, wala ako sa harap niyo ngayon. Mas bumakas ang galit sa mukha nito dahil sa sinabi niya. Nang gagalaiti siya nitong nilapitan, at bago pa man siya nito masampal, ay may kamay na pumigil dito. Gavin, ina mo pa rin ako. Ilang buwan mo pa lang siyang kilala. At ako, buong buhay mong kasama. Ganyan ba siya kagaling? Para kahit ako kalabanin mo? Tama na, Ma. I respect you. Pero sobra na ang ginagawa mo. Wala naman siyang masamang ginagawa sa'yo. Hindi ka nga niya ginawa ng kahit isang kasamaan para makatanggap ng ganitong kasasakit na salita mula sa'yo. Hindi niya ako ginayuma o pinilit na magustuhan siya. Dahil ako mismo, kusa kong naramdaman ang pagmamahal na yon. Mahal ko siya. Mahirap man siya o mayaman. Mahal ko siya. Hindi niya kasalanan kung bakit ko siya nagustuhan. Pero anak, mas maganda ang future mo kasama si Adriana. Gavin! Inisip mo ba na kapag kasama mo siya, mapapagod ka lang? Hindi lang puro pagmamahal ang dapat na pairalin mo. Ma, kahit sino pa ang babaeng gusto mo para sa akin, si Nicole lang ang mahal ko. Hindi ko mahanap ang rason kung bakit ayaw mo sa kanya. Pero hindi na magbabago ang pasya ko.
Huwag kang uuwi sa bahay. Tandaan mo, Gavin. Magsisisi ka rin. Mula ngayon, kalimutan mo na anak kita. Nagkatinginan silang dalawa noong mawala ang ginang sa paningin nila. Ayos lang ako. Huwag mong isipin yun. Kapag nakilala ka ni Mama, magbabago ang tingin niya sa'yo. Pero hindi kita gusto dahil may pera ka. Kahit kasambakay ka, gustong gusto kita. Hindi lang gusto, kundi mahal kita. Sigurado ka ba? Bakit ako hindi magiging sigurado? Kahit sino pang ibang babaeng makilala ko, ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin. Napangiti siya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi niya akalain na totoo pala talaga at ganito ang pakiramdam kapag alam mong tamang tao ang napili mo. Nagulat sila noong bumalik ang ginang sa loob. Napalayo siya sa lalaki at tinignan to. Nakalimutan ko pala yung bag ko. Kukunin ko lang at talagang aalis na ako. Pagkatapos itong kunin ang bag niya, agad itong umalis. Huminga siya ng malalim dahil sa dami na nangyari sa araw na to. Lumipas ang mahigit isang taon, ganun pa rin silang dalawa. Mahal pa rin nila ang isa't isa. Importante sa kanila ang bawat oras at walang makakapigil sa pagmamahalan nila. Noong araw na pinakilala siya ni Nicole sa mga magulang nito, laking pasasalamat niya dahil bukal siyang tinanggap ng mga ito. Ilang buwan pa, kinasal silang dalawa. Sana pala, noong nag-aaral ako ng business, sinama ko kung paano maghanda ng surprise. Paano ba ayusin itong mga lobo na to? Reklamo ang narinig niya mula kay Gian dahil ito kasi ang nag-aayos ng mga lobo. Sana, sinama ko rin kung paano manuyo ng babae. Buti pa to si Gavin, may anniversary. Kami, ni Sain wala. Sabi naman ni Kiefer, torpe ka kasi pare. Kung pareho kayong mahiyain, di talaga uusad yan. Malay mo, ikaw lang talaga hinihintay nun. Payo niya sa kaibigan. Gavin, saan ko ba ilalagay ang kortina na to? I love playing games, pero hindi sa pag-aayos ng design. Reklamo ni Gian. Napailing na lang siya sa pagiging supportive ng kanyang business partners. Bakit pa kailangan niya mag-hire ng mga organizer kung ang mga ito pa lang ay sapat na? Sapat nang may siyam-siyang business partners at may kanya-kanya itong ginagawa. Kailangan niyang iplano ito na mabuti dahil alam niyang nagtatampo sa kanya ang girlfriend niya. Sino ba naman siya para iwan ito? Mabuti na lang pumayag ang mga magulang nito sa binabalak niya. Sila pa ang nag-offer na gawin dito sa bahay. Maayos na yung sounds at yung ilaw. Pag-imporma sa kanya ni Manuel. Dahil ito ang mahilig doon kasama si Edison. Parte ng buhay ng mga ito ang musika. Buti hindi ka nagreklamo. Natatawang biro niya. Umiling ito. Minsan lang ako tumulong. Para naman to sa'yo. Malay mo isang araw tawagan kita at ako naman ang mangailangan ng tulong mula sa'yo. Bro! Sorry, late ako ah. May pinuntahan kasi ako, hindi ko maiwan. Ano bang pwede kong gawin dito para makatulong ako? Nakipagkamay siya kay Frank. Marami pang kailangan gawin. Doon ka na lang siguro sa mga skirting. Wala akong alam kung paano gawin yun. Baka dumating na maaga bukas si Nicole. Tumango ito bago tinungo ang mga nag-aayos. Gabi na siya noong makauwi dahil sinigurado niyang maayos ang lahat para bukas. Pagpasok niya sa loob ng bahay, bumungad sa kanya ang babae na busy manood ng TV. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Hindi niya alam kung galit ba ito o sadyang paborito nito ang pinapanood. Love, I'm home! Anunsyo niya sa malakas na boses. Okay, kumain ka na doon, may niluto ako. Bumagsak ang balikat niya. Pagkatapos niyang maibaba ang mga dala, nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. I miss you. Galit ka ba? Hindi ako galit. Kumain ka na dun. Sabi ko, miss kita. Pag-uulit niya. Minsan, hindi niya maiwasan ang pagiging klingi pagdating sa babae. Konti lang ang alam nito sa paglalambing. I miss you more.
Bukas, pupunta tayo sa bahay namin. Tapos pagkatapos, may dinner tayo. Huwag mong kalimutan yon. Isang taon na pala, no? Parang ang bilis ng panahon. Pero, ilang taon na kitang mahal. Ganun pa rin araw-araw. Mas lumalalim ang pagmamahal ko para sa'yo. Araw-araw kong ipagmamalaki na meron ako isang napakagandang girlfriend na katulad mo. At napakaswerte ko dahil kasama kita at mahal mo ko. At hindi rin ako magbabago. Kung swerte ka sa akin, maswerte ako sa'yo. Hindi ko pinagsisisihan na nag-apply ako bilang katulong sa inyo kahit may pera naman ako. Dahil yun ang mga oras na yon, marami akong na-realize. At syempre nakilala kita. Kinurot nito ang ilong niya habang nakangiti. Baka kung hindi ako naging katulong sa inyo, boring pa rin ngayon ang buhay mo. O kaya kasal na kayo ni Adriana. Gustong gusto pa naman yun ang mama mo. Mahina siyang natawa dahil nababakas niya ang tampo sa boses ng babae. Kung gusto ko si Adriana, liligawan ko siya noon pa. Pero hindi, di ba? Alam mo namang sa'yo lang ako nakatingin magmula pa noon. Kaya pala napapansin ko noon na hindi ka sanay sa gawaing bahay at nabasag mo pa yung mga pinggan namin. Nag-aaral pa lang kasi ako noon. Palagi namang si Manang ang naghuhugas ng pinggan. Alam mo bang pinalitan ko lahat ng nabasag mo? Natatawa niyang pag-amin sabay patak ng halik sa pisngi nito. Namilog ang mga mata niya. Totoo ba? Kaya pala nung binilang ni Manang ganun pa rin. Akala ko nga ibabawas sa sweldo ko yun eh. I love you. Matamis na sabi niya. Nagulat siya noong halikan nito ang labi niya. Sandali pa yun prinseso ng utak niya bago hinawakan ang mukha nito. At sinimulan ang isang panibagong halik. Kinabukasan maagang nagising si Nicole noong naramdaman niyang wala na sa tabi niya si Gavin. Pagbangon niya, nakita niya itong bihis na bihis. Good morning! Happy anniversary, love! Matamis niyang bati kahit inaantok pa siya. Gusto nila ang isa't isa at ayaw din nilang magmadali. Happy anniversary! Nagising ba kita? Gusto ko sanang magpaalam. May pupuntahan kasi ako urgent. Ayaw ko naman na isulat o i-text. Baka sabihin mo hindi ako nagpaalam ng maayos. Parang nawala ang antok niya dahil sa sinabi nito. Bakit ang aga? Sabi mo pupuntahan natin ngayon sila mama. Hindi mo ba ako sasamahan? Sorry love. Sa dinner lang ako makakapunta pero babawi ako sa'yo. Umalis ka na. Ako nang bahala kila mami. Huwag mong kalimutan yung dinner natin mamaya ha. Mahinahon niyang sagot. Bumalik siya sa pagkakahiga, sabay pikit ng mga mata. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Galit ka ba? Hindi ako aalis dito kung galit ka. Hindi ako galit, inaantok lang ako. Umalis ka na at baka hinihintay ka na nila. Kaya ko naman ang sarili ko. Magpapasama na lang ako kay Gia. Thank you. Naramdaman niya ang pagpatak nito ng halik sa noo niya bago niya narinig ang pagbukas ng pinto. Hindi siya pwedeng magtampo dahil nasa rule nila magtrabaho na mabuti at bawal umabsent kung talagang kailangan. Gia, samahan mo ako sa bahay nila mama. Umalis kasi si Gavin kaya wala akong kasama. Anniversary niyo ngayon, 'di ba? Kaya pala umalis din si Gian ngayon. May emergency yata sila. Hindi ko alam dahil hindi naman kami nagkakausap gaano. Hindi ko talaga maintindihan ng mga lalaki minsan. Bakit magkasama kayo? Naguguluhan niyang tanong. Nagkita lang kami. Baka nadagdagan ng stress ni Madam dahil yung dalawang anak niya nakuha natin. Sigurado ka ba dyan? Eh parang aga niyo naman magkita dalawa. Baka may tinatago na kayo ah. Umayos ka. Siyempre naman wala. Pupuntahan kita mamaya dyan sa bahay niyo ah. Tapos sabay tayong pumunta. Ako na mag-drive. Dahil anniversary nyo naman ngayon. Sige, hintayin kita. Kahit gusto pa niyang matulog, bumangon na siya dahil parang nawala na siya ng gana. Masama ang loob niya dahil hindi man lang binigyan ni Gabi ng oras ang anniversary nila. Noong sumapit ang tanghali, dumating si Gia. Pinakain niya muna ito bago sila umalis ng bahay. Medyo malayo rin kasi ang biyahe. Oh,
Bakit nakabusangot ka? Nagtatampo lang ako pero naiintindihan ko pa rin naman si Gavin. Tampo lang ba talaga yan? Hindi kaya say na buntis ka? Napakaselan mo nitong mga nakaraang araw. Tapos gusto mo pa palaging matulog. At natatandaan kong gusto mo palaging kasama ang asawa mo. Nilingon niya ito habang nagdadrive. Bigla siyang natuwa. Kung talagang totoong buntis nga siya. Hindi naman nakapagtataka kung buntis. Kasi may asawa ka naman. Issue na lang kung wala. Kasi paano mo ginawa yon? Hindi ko alam. What if dumiretso muna tayo sa clinic? Suhestyon niya dahil excited siyang malaman ang totoo. Ngayon na? Nakalampas na tayo na ospital. Di bumalik tayo. Napailing ito bago niliko ang sasakyan para pumunta ng ospital. Tinext niya ang mga magulang na may pupuntahan pa siya kaya hapon na siyang makakarating. Pagdating nila sa ospital, napag-aari ng kaibigan ni Gavin, agad silang inasikaso ng doktor. Pinatake muna siya ng PT habang hinihintay ang blood test results na kinuha sa kanya. Kinakabahan ako, grabe. Hinawakan niya ang kamay ni Gia. Mas mukha pa itong tense kaysa sa kanya. Naisip niya tuloy, paano kung ito ang buntis? Mrs. Rodriguez. Tawag sa pangalan niya ng doktor. Nakangiti sila nitong inibitahan sa loob ng opisina. Pagkaupo nila, binigay nito sa kanila ang isang brown envelope. Based sa results na kinuha natin, I would congratulate you. Congratulations, Mrs. Rodriguez. You are 3 weeks pregnant. Dahil doon, niyakap siya ni Gia at pareho silang tuwang-tuwa. Pagkatapos nila magpasalamat, umalis na sila para magpatuloy sa biyahe patungo sa bahay ng mga magulang niya. Hindi mawala ang ngiti niya. Gusto niyang sabihin kay Gavin pero gusto niya sa personal. Huwag mo akong kalimutan ha. Ninang ako ng anak mo sa binyag. Siyempre, ikaw pa ba Gia, makakalimutan ko? Mabilis silang nakarating. Gia, ano to? Nagtatakang tanong niya bago siya pumasok sa loob ng bahay dahil piniringan siya ng kaibigan. Wala, practice lang. Sabi nito bago tinanggal ang kanyang kamay na nakatakip sa kanyang mga mata. Ang bilis ng panahon. Dati, sinamahan lang kita maging isang kasambahay dahil sa kabaliwan mo. Tapos ngayon, maid of honor ako sa kasal mo. Ngayon naman anniversary nyo na agad. Tapos buntis ka pa. Sobrang saya ko para sa'yo. Kasi ang layo mo na. Kailan mo babalak mag-asawa? Kapag nag-first move na siya. Sabi mo nga noon may perfect timing para sa lahat, di ba? Napatakip siya ng bibig noong may carpet na puno ng bulaklak sa unahan niya. Yung pool nila ay puno rin ng petals at mga ilaw. Ilang hakbang ang nagawa niya noong makita niya ang lalaking mahal niya. Tila nawala lahat ng pagtatampo niya noong makita ito. Happy anniversary, love. Matamis itong bati sa kanya noong makalapit siya. Akala ko nakalimutan mo na. Akala ko talagang busy ka. Sumama pa ang loob ko sa'yo. Hinding-hindi ko makakalimutan, love. Ikaw pa ba? Ang pinakamagandang misis ko? Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na naging asawa kita. Mahal na mahal kita, Nicole. Hinalikan nito ang noo niya. Siguro kung hindi siya naging baliw at nag-apply bilang katulong, siguradong-sigurado siya na hindi siya magiging masaya katulad nitong nararamdaman niya. Hindi kailangan magmadali. Kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi mo makikita basta-basta. Minsan, dumarating ng hindi inaasahan at minsan, kailangan mong hanapin. At minsan din, kailangan mo mag-apply bilang katulong para makilala mo ang taong para sa'yo. Katulad na lamang ni Nicole na natagpuan niya ang tunay na pagmamahal sa katauhan ni Senyorito Gavin. The end.
Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone! Paalam!